Welcome, church, sa TGIF tonight. It means, thank God I am free, thank God I am forgiven, thank God I am fulfilled. At kung isa ka sa free, forgiven, and fulfilled, congratulations. Pero wag nating hayaang sa atin lang ang kalayaan na to. Why don't you share itong video na to upang maibahagi natin sa mga kaibigan natin sa mundong punong-puno ng negativity ngayon. Let God's love flow through you at maranasan din nila ang kalayaan na meron sa atin ngayon. So come on, huwag mong pigilan ang sarili mo na i-share ito ngayon. Let God move through you today. So share this, i-comment mo, i-tag mo siya sa comment box, i-share mo ito kung nasa YouTube ka. May share button din po dyan. At pwede itong i-share sa inyong mga group chat, sa mga groups nyo, sa inyong friends, matagal na kaibigan na matamaring hindi mo pa nakakausap muli. And di mo alam na yung timing ni Lord ang siyang gagawa ng paraan upang siya ay lumaya din. But for now, are you ready to worship God? Come on, tumayo po tayong lahat, ating purihin ang Panginoon ngayon. Come on, patuloy natin purihin ang Panginoon ngayon. Sa kanyang presensya, langit na rin. Puso'y nasasaktan, napapagod, nadadala ng mga alon. Ngunit pag-ibig mo'y sinasagip ako, ang lakas ko ay nasa'yo. Come on, church! Ikaw ang tanggulan ko, ang puso ko'y panyatag sa pangako mo, ang buhay ko'y payapa. Jesus, ikaw ang aking pastor. Sa piling mo ang buhay ko sa lupa'y langit pa rin. Yeah. Oh, langit na rin. Thank you, Lord. Pinag-uusig, nabubuwan, ngunit hindi kami pinapabayaan. Dumaan man kami sa kadiliman, ikaw ang gabay at sanggalang. O ikaw, ikaw ang tanggulan ko, ang puso ko'y panatag sa pangako mo, ang buhay ko'y payapa. Jesus, ikaw ang aking pastor. Sa piling mo ang buhay ko sa lupa'y langit na rin. Deklara ngayon sa lahat ng bagay, sa lahat ng bagay, ikaw ay gumagawa ng mabuti sa amin. Plano mong kay ganda, mahal kita Jesus, ang puso ko'y tahanan mo. Ang puso ko'y panatag sa pangako mo, ang buhay ko'y payapa. Yes, ikaw ang tanggulan ko, ang puso ko'y panatag sa pangako mo, ang buhay ko'y payapa. Jesus, ikaw ang aking pastor. Piling mo ang buhay ko sa lupa'y Jesus, ikaw ang aking pastor. Sa piling mo ang buhay ko sa lupa.
give the best of our praise sa Panginoon na alam niya ang presensya niya na nagpapaganda sa lahat ng sitwasyon. At siya ang may hawak ng buhay natin. Amen! Tayong dadako sa ikalawang bahagi na kung saan tayo po ay magkakalog. Excited na po ba ang lahat sa atin? Amen.
okay po, di po ba dilingit sa ating lahat na kung saan may iba't ibang uri ng sitwasyon na, na pinagdaraanan ng bawat isa. Kung kaya masigit nga po, kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Ang sagayon po ay malabanan natin yung kawalan ng paniniwala, ng pananampalataya, sapagkat maaari itong magdulot ng pag-alinlangan. Kaya nga po mga kapatid, mas lalo po tayong lumapit sa Diyos. At huwag po nating hayaan na yung pag-alinlangan ay makasira sa ating pananampalataya. Kaya po muli po, buklatin po natin ating Biblia at basahin sa talata ng Romans chapter 4, verse 20 to 21. Sinabi po dito, "He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith and giving glory to God, and being fully convinced that was he had promised." Sa Tagalog po, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Salip lalo siyang tumibay sa pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Wow! Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Nakakatuwa lang po ano ho, sa buhay ni Abraham na kung saan patuloy niyang pinangahawakan yung promises ng Lord. Patuloy siyang nananampalataya at naniniwala siya na walang pag-aalinlangan. Kaya nga po mga kapatid, patuloy din po tayong magtiwala sa Diyos, manampalataya at yung promises ng Lord, pangawakan po natin na God is able and true to His promises. At alam po natin na hindi tayo bibigoy ng Panginoon. Ano? Kaya po mga kapatid, ano man pong sitwasyon na ating daraanan, ano man pong daranasin natin, it doesn't matter. Basta naniniwala tayo na kasama natin ang Diyos. Tama po ba? Yes. Kaya nga po mga kapatid, patuloy nga po na lumapit tayo sa Panginoon. Hayaan natin na punuin ng magagandang salita ng Panginoon na nagbibigay buhay sa atin. At huwag po nating hayaan na patuloy na pukosan yung mga bagay na alam natin na hindi makakatulong sa atin. Kasi the more na may nilalagay tayo sa isipan natin, the more na yung enemy, yung kaaway, nagbibigay ng question, the more na nagbibigay siya ng fear, ng pain, upang patuloy tayo na mag-alala. Pero nakakatuwa po nun dahil kilala natin ang Diyos na tinatayuan natin. Alam natin na hindi tayo kayang linlangin ng anumang gawa ng kaaway. Kaya nga mga kapatid, patuloy nga po dating panghawakan yung promises ng Lord. Isa nga po sa nakaka-amaze na testimony ng cell member ko na nais ko pong ibahagi sa inyo. The last thing nagka-usap po kami, sinabi niya po sa akin na, alam mo ba, Tilin, na kung saan nakakaranas po sila ng nagigipit sila ngayon financially, pero masigit nakikita nila yung kabutihan ng Lord sa buhay nila. Hindi naging hadlang yon para hindi siya makapagkaloob sa Panginoon, kasi sinabi niya, alam mo ba, Tilin, patuloy ako nananalangin sa Diyos na anuman yung tanggapin ko, anuman yung ibigay sa akin ng Panginoon na biyaya, patuloy ko nga ipagkaloob sa Kanya na may katapatan at may pasasalamat kahit sa halaga na hawak-hawak, daw niya. Kaya nga po, di ba, nakakatuwa lang na kung saan na andun na nakikita ko yung paglalim niya spiritually, dahil alam niya na may ginagamit ng Lord na instrument na patuloy na magpo-provide sa kanilang mga pangangailangan. At nakikita ko din na ganun siya, ganun niya pinangahawakan yung pangako ng Lord na kung saan hindi siya pababayaan ni iiwan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ganun din po nawa yung ating yung pananaw na palagi na kahit na anong danasin natin, alam nating may mas malaking Diyos na buhay na nakasama natin at hindi tayo pababayaan. Kaya mga kapatid, ano mga pong hawak natin sa ating mga kamay, patuloy nga po nating ipanalangin at idulog sa Panginoon na may pasasalamat at may pagtitiwala na magamit ito sa kanyang kalwalhatian. Sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah, Father God. Muli po nagpapasalamat kami sa patuloy niyong biyaya, pagpapala na ipinagkalaob sa amin, sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa pribilehiyo, Panginoon, na kung saan binubuksan mo ang aming ang puso't isipan na matutunan na
ipagkatiwala namin ang lahat sa inyo at gawin namin kung ano yung nais nyo na aming lakaran. Kaya nga, Panginoon, I declare that we're not going to waver. Bagus, Lord, kayo aming pananampalataya ay mas lalo pang maging stronger, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, dinadalangin ko yung mga kapatid ko na nasa kanilang tahanan na nananalangin. Hayaan nyo nga, Panginoon, na i-bless sila sa lahat ng aspect ng kanilang buhay. At patuloy nga, Lord, yung guidance and protection na ilayo sa anumang uri ng sakuna karamdaman. And I sealed it by your precious blood, O Lord, na walang anumang viruses na makalalapit sa bawat isa. Kaya, Ama, nagpapasalamat kami, Lord God, sa aming natanggap. At patuloy nga, Lord God, pangahawakan namin yung promises na, Lord, na alam namin na kayo lamang, Lord, ang makakatulong at aming malalapitan sa lahat ng oras. Kaya Lord, we glorify your name and patuloy nga Panginoon sa inyo namin ay tinataas ang kapurihan. In Jesus' mighty name, amen. Noon kasi po, una-una, simula po nung nag-lockdown, kahit naman po hindi lockdown, hindi po siya nagpapaya sa amin. Lalo na po sa pamilya ko, sa mga anak ko. Then, nung nawala nga po yung asawa ko, masakit po sa akin, pero kailangan po tanggapin kasi wait po ng Lord yun. Tsaka, kahit po nung namatay po yung asawa ko, hindi po siya nagpapaya. Hanggang ngayon po, nagpo-provide pa rin po siya. Kaya salamat po sa Panginoon. What a powerful story. No matter how simple, gaano man kasimple, ang testimony na meron tayo, ang mahalaga, nakita natin kung paano gumalaw ang Diyos sa panahon ng pandemya, sa panahon ng crisis. Christ is, si Kristo pa rin ang ating sagot. And all of this is so possible dahil merong mga taong nagpagamit sa Panginoon na nagsasabing, Lord, gusto kong maging extension ng pag-ibig mo. Katulad nung nanonood ngayon. If you share this, yung mga partners natin sa pag-share, pag-sell, mga cell leaders, you are our partner. Naging extension kayo ng pag-ibig ng Lord sa mga tao. God wants to use you as an extension of His love. Kaya we want to thank God. Gusto namin pasalamatan ang mga partners na nag-share. And once more then, ang mga financial supporters natin, financial partners na nagbibigay ng tithes and offering regularly, even sa panahon ng crisis. Ang pag-support po natin dito ay mapupunta sa paglaganap ng pag-ibig ng Panginoon throughout, not just the Philippines, but the whole world. Ang pagbibigay mo ay makakarating sa malayong lugar. Your giving goes a long way. Kaya again, pasalamatan po natin. Thank you. Bigyan nyo ng thank you. Palakpakan nyo yung mga financial partners natin. Our mission and our purpose sa CMJ Sitong Church is to love God, to love people, and to change the world. Kaya po, meron tayong mga programs din throughout the week na pwede nating i-connect ang ating mga kaibigan at ating mga sarili upang i-recharge tayo throughout the day or throughout the week. Meron po tayong TGIF every Wednesday. Andito po kayo ngayon. And sa mga kabataan naman, meron tayong distinct. So marami po tayong mga content pang ipoproduce. So we have our Facebook page at meron tayong Instagram and meron din po tayong TikTok ngayon. Yes, hayaan natin ang creativity and we cannot put God in a box. So follow nyo po ito sa mga kabataan. And speaking ng kabataan, sa mga magulang na meron pang mas bata, mga 12 years old pababa, you can join them sa virtual Sunday school every Sunday ng 9:30 a.m. May groups din po tayo upang mas ma-engage po natin ang ating mga anak. And also, every Sunday is our grand online experience, worship experience. So pwede nyo pong invite ang mga kaibigan nyo throughout sa mga programs na meron tayo. Again, our purpose is to love God, to love people. Kaya, if you want to become a partner, share, and if you want to give, meron po tayong GCash and Paymaya available po yan. Make sure na kapag kayo ay naghulog na, text niyo po yung number down below to inform us na kayo po ay nakapaghulog na so we could verify at that moment. Maraming salamat po sa ating lahat. So let's ready our hearts ngayon sa word ng Panginoon. Good day po sa ating lahat. At ngayon naman po, tayo ay dadako sa pangalawang gawain natin sa ating Diyos. Ano po, tayo muna'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming lumalapit sa iyo
at patuloy po namin hinihingi ang iyong panguna sa aming gawain. Patuloy ka nga pong kumilos at gumalaw sa bawat isa. At patuloy ikaw, O Diyos, ang magbigay sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding upang lubusan namin maunawaan ang mensahe mo sa gabing ito. Ama, marami pong salamat. Patuloy mo po akong itago sa iyong likuran at ikaw po, O Diyos, ang siyang magsalita sa bawat isa sa amin. Salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. Okay po. Sa ngayon po, panahon ng pandemic, marami tayong inaalala, marami tayong iniisip, pinagkakaabalahan. At iba't ibang emosyon ang ating nararamdaman. At habang nagtatagal ang sitwasyon, ang ating mental at physical health ay affected, nagli-lead ito to chronic fatigue and burnout. Di dapat manatili ang ganitong damdamin sa atin. Anong kailangan nating gawin? Ang title po na ating pag-uusapan, pag-aaralan sa gabing ito ay pinamagatan ko pong open. Ayan, O-P-E-N, open. At ang text po natin ay sa 2 Kings 4 verse 8 up to 37. At ang number one po na ating pag-uusapan ay yung, syempre, yung letter O. Na ito po ang ibig sabihin po ay open your heart and mind to God. Sabi po sa 2 Kings 4 verse 8, minsan si Eliseo nagpunta sa Sunem, may isang mayamang babae roon at siya ay inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon na siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yon. Verse 9, sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Nang ma-meet ng mayamang babaeng Sunamita si Eliseo, inanyayahan niya agad ito sa kanila na kumain at nasabi pa niya sa kanyang asawa na natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit kaya magaan agad ang kanyang kalooban kay Eliseo? Meron ba itong daladala na makapagpapakilala na siya ay lingkod ng Diyos? Bakit sure na sure siya na si Eliseo ay lingkod ng Diyos? Ano po? Dahil ibinulong ng Diyos sa kanya na lingkod ko ang taong yan. Kaya tugunin mo ang kanyang pangangailangan sa tuwing siya ay nasa Sunem. Bakit kaya agad niyang narinig at naunawaan? Kasi walang gumugulo sa kanyang isipan. Walang pinagkakaabalahan ang kanyang isipan. Kaya maliwanag sa kanya ang sinabi ng Diyos na kailangan niyang paglingkuran ang lingkod niya. Sa atin bilang mga anak ng Diyos, walang dapat gumugulo sa isipan natin. Dapat parati tayong merong presence of mind and sound mind para maging tama ang ating mga desisyon at para nagagawa natin ng tama ang responsibilities na meron tayo. At dahil dito, nagiging malinaw sa ating isipan na sa panahon na pangit na ating sitwasyon, meron tayong matatawagan. At yun ay walang iba kundi ang Diyos na buhay. Sabi nga sa Awit 91:1 hanggang verse 3, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. So, napakaganda po, ano po. At itong verse na ito ay tumutukoy na talagang ang Diyos ay maaasahan natin kung pakikinggan lamang natin mabuti ang kanyang sinasabi o ibinubulong sa atin. Pangalawa po is letter P. Ayan. So sabi po dito, prepare something and offer it to Him. Sabi po sa verse 10, bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw. Verse 11, nang magbalik si Eliseo kasama ang kanyang katulong, doon na siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Sa ating generation, ano yung ihahanda natin para sa ating Diyos? Higaan ba? Mesa ba? Upuan ba? At ilaw din ba? Hindi niya kailangan ng higaan, mesa,
upuan at ilaw. Dahil ang Diyos natin, sabi nga sa 1:4:24, ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. At sabi rin sa Gawa 7:48, gayon man, ang kataas-taas ng Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao, ayon sa sinabi ng propeta. Verse 49, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Ano pang bahay ang itatayo ninyo para sa akin o lugar na pagpapahingahan ko? Verse 50, hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Tama ang sinabi ng Diyos. Di niya kailangan ang material na bagay na ito. Ano ang nais niya na paghahanda para sa kanya? Ano yung i-offer natin? Sabi sa Isaiah 40:3-4, ipaghanda si Yahweh ng daan, isang patag na daan sa ilang, at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Anong ibig sabihin nito? Mga tao na kailangang maibalik sa kanya, mga tao na tinitibok ng puso niya, mga tao na nais niyang maligtas, mga tao na nais niyang magbalik loob sa kanya. Sabi nga po, ito yung mga tao na nais niya na muling maiugnay sa kanya. Sabi nga po sa Lucas 18:8b, ngunit pagdating ng tao, ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Makikita, ito ang desire ng heart ng ating Panginoong Hesus. Ang nais niyang madatnan sa mundo ay yung mga tao na kanyang iniligtas, mga taong nabahagina ng salita ng Diyos, mga taong napatatag, mga taong napalago, at mga taong naging instrumento rin sa iba. Ito ang nais ng Diyos na makita. Mga taong ginagamit at patuloy na nagpapagamit kahit ano ang mangyari. Pangatlo po, sabi nga po, yung una, open your heart and mind to God. Pangalawa, prepare something and offer it to Him. Pangatlo, entrust everything to Him. Sabi po sa verse 18 up to verse 25, sum up ko na lang po, na alam natin sa unang pinag-usapan natin, mayroong ginawa at inihanda ang babaeng mayaman na Sunamita. At bilang ganti sa kabutihan ng babae, sinabi ni Eliseo sa kanya na sa isang taon mula ngayon siya ay magkakaanak. Wala po kasi silang anak. Matanda na po ang kanyang asawa. At nangyari ang kanyang propesiya sa babae. Ang bata ay nagbigay ng kaligayahan sa kanyang mga magulang, ngunit nang lumaki ang bata, siya ay nagkaroon ng karamdaman na siya niyang ikinamatay. Ang bata ay inihiga sa higaan ni Eliseo at iniwan pansamantala upang pumunta kay Eliseo. Sa atin, ang ating buhay bilang mananampalataya ay masasabi nating hindi always maganda, hindi always mapayapa. Meron tayong naranasan na problema, nahihirapan, sakit ng kalooban. Hindi tayo excuse sa mga bagay na ito. Pag dumating ito sa atin, ano ang ating reaction? Ano ang lumalabas agad? O ano agad yung tumatakbo sa ating isipan? Isa bang malaking tanong na bakit? Saan ako nagkamali? Ginawa ko naman ang sabi mo, Lord, Pero bakit nagkaganon? O mananahimik muna tayo, mauupo muna tayo at maghihintay sa sasabihin ng Diyos. Ako po ay mayroong testimony sa inyo. Nitong nakaraang buwan, ako po ay na-stress dahil may nangyari po sa akin na kung saan ay talagang halos isang buwan kong dinadala. Nilalabanan ko ito sa pamagitan ng salita ng Diyos at pilit kong inaalis, winawaksi sa aking isipan. Pero naroon pa rin ang problema. Hanggang isang malaking katanungan sa aking sarili.
ang tinatanong ko po ay ang aking sarili. Bakit ano ang nangyari? Bakit nagkaganon? Hindi ko matanggap ang mga nangyayari. Ano po? Hanggang isang gabi, nasabi ko sa ating Diyos, Lord, ayoko na po nito. Masakit na po ang aking ulo. Di ko na alam ang aking gagawin. Alam niyo po, bigla akong nakaramdam ng peace of mind at gumaan ang aking pakiramdam. Dahil ang sabi ng ating Diyos, ibigay mo sa akin at ako ang bahala. May ginagawa ako sa inyo. At yun po ay sapat na para pumanatag ako. At alam ko, after noon, up to now, makikita ko ang pagkilos niya sa buhay ko. At purihin ng Diyos, tunay nga na may ginagawa siya. Ano po? Tandaan natin ang pangako ng Diyos. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Maganda po sa English, ang sabi po, I alone know the plans I have for you. Plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring you about the future you hope for. At dito po, sabi po sa, dagdagan po natin, sabi po sa Juan 15, verses 1 and 2, sabi po rito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. So ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig mong sabihin nito, tayo ay inahilong tulad sa puno, sanga, na kung saan ang sanga po na ito, ito po yung mga character natin, pag-uugali natin, na kailangan alisin ng Diyos. At totoo po na dumaranas tayo ng struggles, kasi yun po yung problema, kasi yun po yung paraan ng Diyos para linisin tayo, para alisin yung mga ugali, yung kinasanayan natin na hindi tama, para tayo ay lumago. Kasi hindi natin matatanggap yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin kapag hindi tayo nalinis. Hindi naayos yung buhay natin. Hindi niya nakita sa atin. Yun yung gusto niyang makita sa atin. Yung sinasabing image and likeness, ano, na pagkakalikha sa atin. Ano po? Tunay nga po na maganda ang plano ng Diyos, ginhawa sa buhay at kaganapan ng ating pangarap kung pahihintulutan natin siya ang maging driver ng ating buhay. Ano po? So, pag sinabing driver, siya talaga ang mauuna. Yun nga lang po, sa pangunguna niya, syempre, aayusin niya tayo kasi kailangan tayo, sabi nga, ay makita sa atin yung Christ-likeness. At ang pang-apat po, sabi nga po, open your mind and heart to God. Prepare something and offer it to Him and trust everything to Him. At pang-apat, never doubt and do not turn your back from Him. Sabi po sa verse 27 to 30, paglapit niya kay Eliseo, yumakap siya sa binti nito. Sinabi ng babae, ako ba'y naghingi sa inyo ng anak? Hindi ba't sinabi kong ako'y huwag na niyong paasahin sa wala? Nilingon ni Eliseo si Giisi at sinabi, magbalabal ka, dalhin mo ang aking tungkod at ipatong mo sa mukha ng bata. Pag may nasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Pag may bumati sa'yo, huwag mong papansinin. Sinabi ng Sunamita, naririnig ni Yahweh hanggang buhay kayo, hindi ako lalayo sa inyo. Pagsabi nito'y lumakad siyang papalabas ng bahay. Kaya tumindig na si Eliseo at sumunod sa kanya. Sa sitwasyon na meron po ang babaeng Sunamita, naging bukas po ang kanyang damdamin. At talagang inilantad niya yung kanyang pagdaramdam, ano po, sa pagkawala ng kanyang anak.
Pero ganun pa man, sinabi niya kay Eliseo na hindi ako lalayo sa inyo. At yan ay naririnig ni Yahweh. Ano po? Ito rin ang nais ng Diyos na gawin natin sa panahon na may pangit tayong sitwasyon. Lalo na ngayon na pandemic. Totoo na marami tayong mga iba't iba yung emotion natin. Pero dapat tayo maging totoo sa ating damdamin. Gusto niyang marinig mula sa ating bibig ang ating pagdaramdam, hinanakit, kung meron man, naiintindihan niya tayo kasi tatay natin siya. Hindi niya ipagkakait ang tulong na kailangan natin mula sa kanya. Dahil alam niya na siya ang kinikilala nating provider. Sabi din sa Pilipos 4 verse 19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sinabi rin niya sa Romans 8 verse 32, hindi niya ipagkakait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa atin lahat. Kung ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Ito po ay sapat na para huwag tayong magduda sa kanyang pangako at pag-ibig sa atin. Meron po akong nabasa at nais ko pong itong i-share sa inyo. Sabi po dito, each stage of life has its challenges and opportunities. And God often transforms our biggest struggles into our greatest contribution. You might not yet be able to do what you want to do, or you may no longer be able to do what you used to do, but God still calls you for His purpose and fulfillment. Gandaan po. Hindi mo na nagagawa ang gusto mo, di mo na rin kayang gawin ang dati mong ginagawa, but still, ang Diyos tinatawag pa rin tayo para gampanan yung dahilan ng pagkakalikha sa atin at yung fulfillment ng kagalakan niya na makita sa atin na tayo ay nagpapatuloy kahit ano ang mangyari. Tandaan po natin, tatlo po ang God's, ang klase ng pagtawag sa atin ng Diyos. Una, God's universal call. Ano po ibig sabihin nito? Universal call to all people for salvation. Sabi po sa John 3:16, di po ba? Gayun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtog na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawang call, God's general call to all Christians to love Him and love other people. Sabi nga po sa Lucas 10 verse 27, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At ang pangatlo po, God's specific call to every Christians to fulfill His and her uniquely designed purpose. Sabi sa Ephesians 1 verse 11, sagana sa magandang katangi ang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. So ano pong ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin nito, nais ng Diyos na makita sa atin yung kanyang image and likeness ng pagkakalikha sa atin. So meron po akong dalawang tanong sa inyo at dito po ako magtatapos. Ang sabi po, ang una po ay who are you? At ang pangalawa, what you do. So ang dalawang tanong po na ito, who are you and what you do? Kayo lang po ang makasasagot. Kayo lang po ang nakakaalam kung nasaan na po ba kayo sa calling ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. At patuloy na kami po ay nagpapasalamat sa mga salita mo na aming natutunan sa gabing ito, salita mo na ipinahayag mo, O Diyos.
Patuloy nga po, Ama, na patuloy kang kumilos at gumalaw sa buhay ng bawat isa. Patuloy na yung panguna mo, yung pagsama mo, gabay mo, patnubay mo maranasan ng bawat isa, O Diyos, upang patuloy na magawa namin, O God, yung responsibilities na meron kami, yung purpose ng pagkakatawag mo sa amin. At patuloy nga, Ama, na sa iyong mga kamay ko po, ipinagkakatiwala ang lahat. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Such a powerful word na ibinigay po sa atin ngayon. If you are blessed, lagay mo sa comment box, I am blessed. Huwag po natin kalimutan, i-follow natin yung Facebook page ng CMJ sa Tom Imus, both sa Facebook and meron din po tayo sa YouTube para ikaw ay laging connected sa encouragement, connected ka lagi sa word ng Panginoon. Tama? Hindi lang dapat tayo maging updated sa mga nangyayari sa paligid ng bansa or sa bansa mismo natin, but maging updated tayo sa ginagawa din ng Panginoon. Kaya po, magkita kita tayo sa Sunday muli. Invite your friends sa online worship celebration natin. Stay safe, stay Christ-like. See you on Sunday.